sandali na lang, tatawagin na ang pamilya niya sa entablado para kumanta sa harap ng lahat. Nang magsimulang tumugtog ng piano ang tatay niya, buong puso umawit ang nanay niya. Pero nang tumingin si Anita sa mga manonood, bigla siyang pinagpawisan. Kumabog-kabog ang dibdib. Nanginig ang mga tuhod. At nang siya na ang kakanta, ang tanging lumabas lang ay isang Nagtawa na ng lahat at ang pinakalalakas na halakhak ay nagmula sa isang palahang ang pangalan ay Helga. Namula si Anita at tumakbo pababa ng entablado. Sa bahay, maghapong umiyak si Anita sa kwarto niya. Hiyak-hiya siya. Tahan na, Anita, sabi ng nanay niya. Okay lang na mahiya ka. Unang beses mo kasi kumanta sa harap na maraming manonood. Sa susunod, tiyak ko, kakayanin mo na. Kinaumagahan sa eskwelahan, nagpalot ng alampay sa ulo si Anita at nagsuot pa ng malaking salamin. Habang naglalatag, namataan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Melody. Ikaw ba yan, Anita? Ano yung suot mo? Medyo nakakatawa yung itsura mo, ha? Nahihiya kasi ako sa nangyari kahapon, sabi ni Anita. Tila nagmula sa kung saan. Ay, naka-disguise ka ba? Sa sobrang laki ng iyong muso, paano ka pa matatago? Palpak! Halos gumulong sa lupa sa katatawa si Helga at ang mga kasama niya. Hoy, Helga, sabi ni Melody, marunong kaya kumanta si Anita? Kinabahan lang siya. Maghintay ka lang. Sabi nga ng daddy ko, the best is yet to come. Whatever, kibit-balikat ni Helga at saka tumalon-talon papalayo. Nagpasalamat si Anita kay Melody sa pagtatanggol nito sa kanya. Alam mo yung maganda ang boses mo, Anita. Baka kailangan mo lang mag-practice. Sabi nga ng daddy ko, practice makes perfect. Very good. Habang lumalangoy sa ilog ang mag-ina, isang palipad-lipad na dahon ang tumama sa mukha ng nanay ni Anita. Ang tabing ilog singing contest! Noong bata pa ako, nakusumali ako rito at nanalo ako. Dating kampiyon din ang lola mo. Kung sasali ka, tiyak ko, kaya mo rin manalo. Bibilang kita ng bagong damit. At bukas na bukas din, ipapalista kita. Okay? Sa sobrang tuwa ng nanay niya, si Anita ay hindi nakasagot pa. Kinabukasan, papunta sa eskwelahan, nakita ni na Anita at Melody ang nakapakskil na listahan ng mga kasali sa Tabing Ilog Singing Contest. Naku, pinalistan na ako ng nanay ko. Hininga ni Anita. Ayos yan. Baka ito na ang pagkakataong labanan ang iyong hiya at ipakita sa lahat ang iyong galing, sabi ni Melody. Sabi nga ng daddy ko, try and try until you succeed. Very good. Bigla-bigla na lang narinig nila ang isang pamilyar na tawa. Ano ba kaya kung sa harap ng buong bayan? Wala naman masama kung susubukan mo, sagot ni Anita. Sigurado akong pipiyok ka na naman, kaya ako
kwarto. Nalapitan niya ang kanyang ina. Mama, nahihiya po ako. Hindi ko po alam kung paano ako makakahanda sa harap ng maraming nanonood. Subukan mong kumanta sa harap ng salamin. Ganyan ako mag-practice noong bata ako. At nakatulong ito na palakasin ang loob ko. Sinubukan ito ni Anita. Tumayo siya sa harap ng salamin at nakakanta nga siya ng buong husay. Kinabukasan, nagtungo sa isang kalapit na batis sina Anita at Melody para mag-insayo. Habang kumakanta si Anita sa harap ng kanyang refleksyon sa tubig, napansin niya may dalawang matang sumisilip mula sa ilalim. May nanonood sa kanya. Biglang pinagpawisan si Anita. Kumabog-kabog ang dibdib. Nanginig ang mga tuhod. Hanggang lumabas ang isang galgal na. Ang mga matang yun ay kay Helga pala na naglundag mula sa tubig ay walang humpay sa katatawa. Anita, Anita, ang biling pilitera. Huwag mo nang ipilit, no? Kung ako sa'yo, hindi na lang ako sasali sa paligsahan. Hindi ko po kaya, Mama. Ayoko na pong sumali, ang iyak ni Anita sa kanyang ina. Nahihiya po akong kumanta sa harap ng maraming manonood. Natatakot po ako patawanan ng lahat. Tinipon ng ina ni Anita ang mga stock toys ng anak at inilagay niya ang mga ito sa harap ni Anita. Subukan mo, Anita, ipikit ang mga iyong mga mata at huminga ng malalim. Pagdilat mo, isipin mo kumakanta ka sa harap nila at hindi sa harap na maraming manonood. Dumating ang araw ng paligsahan. Tinulungan si Anita ng nanay niya na maghanda. Mama, paano kung hindi ako manalo? Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi mahalaga kung manalo ka o matalo. Basta pagbutihin mo. Maya-maya pa, si Anita na ang susunod na kakanta. Nung umakyat siya sa entablado at tumingin sa mga manonood, hala, nagsimula siyang pagpawisan. Kumabog-kabog ulit ang kanyang dibdib at nanginig ang mga tuhod. Pero, nakita niya ang kanyang nanay at naalala niya yung sinabi niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pagdilat niya, naging mga stuffed toy ang lahat ng nanonood sa kanya. Tumigil sa pakinginig ang mga tuhod ni Anita at ang dibdib niya'y kumalba. Pakiramdam niya siya na hindi na nahihiya. Nakakanta siya gaya ng isang tunay na diva. Nagpayuan ang lahat at pumalakpak sa paghanga kay Anita. Inggit na inggit si Helga. At nang siya nang susunod na kakanta, hala, nagsimula siyang pagpawisan. Kumabog-kabog ang kanyang dibdib. Nanginig ang mga tuhod at lumabas ang isang kasindak-sindak na. Nagtawanan ang lahat at biglang bumuhos ang ulan. Nang tumigil ang ulan, tinawag ng mayor ang nanalo sa tabing ilig singing contest. Siyempre pa, si Anita. Mula noon, nalabanan na niya ang kanyang pagiging mahiyain at nakapagtanghal na rin siya sa pinakamagagarang entablado sa buong mundo bilang si Anita, ang bibing biretera. May pahabol. Minsan, nagdadala pa rin siya ng stuffed toy. Mabuti na yung sigurado. The end! So yun po ang una nga, book a journey ni Anita the Duckling Diva at kung paano nyo ma-overcome ang pagiging shy. Meron ba kayong questions?